Shalom, hello, hello! Welcome back to my channel and once again, this is Jinky, ang inyong palangga. In this video, aaralin po natin mga langga kung paano po natin sasabihin sa Hebrew ang verb na to work. To work, magtatrabaho, hindi po twerk, ha? At aaralin din po natin dito ang complete conjugation. To work in Hebrew is la'avod. La'avod. Ang work or job ay avoda. Avoda. Ani mikapeset avoda. Ani kayevet la'avod. I am looking for a job. I need to work. Hindi na po ako magpapaliwanag ng bongga kung paano po mag-conjugate, ha? Dahil marami na po tayo mga examples at paliwanag kung paano po mag-conjugate ng verb sa Hebrew. This time, diretso na po tayo sa conjugation para marami po tayong verbs na maaral para mabilis po tayo. Beseder, mga langga, sa mga gusto pong manood or sa mga hindi pa po nakapanood ng mga tips kung paano po mag-conjugate ng verb sa Hebrew ay punta lang po kayo sa iba kong videos or i-attach ko na lang po yung mga link sa description below. Beseder? Now, punta tayo mga langga sa present tense. Okay? Pagka feminine ka, you say, obedet. Obedet. Ani obedet. I work. Ani obedet. Betel Aviv. I work in Tel Aviv. Obedet kapag feminine and obed pagka masculine. Mga langga, ang obedet at obed ay hindi lang po sa tao yun, ha. Maari din po natin gamitin sa mga bagay-bagay. Kagaya example po ng mga electronics. Kapag ang TV ay hindi gumagana, pwede nating sabihin na ha televisia lo obedet. Or kapag ang frigidaire ay hindi gumagana, pwede naman din sabihin na ha mekarer lo obed. Masculine ang mekarer, mga langga, kaya obed ang tawag natin sa kanya. Ang televisia ay feminine, kaya obedet. Ang plural masculine naman, mga langga, ay obdim. Obdim. Anak nu obdim. We are working or we work. Anak nu obdim bi Israel. We work in Israel. At pagka all female, mga langga, yan ay obdot. 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 Hen obdot akshav. They are working now. Nagtatrabaho sila ngayon. Gam ani obedet akshav. I am also working now. Ata, obed akshav ga? Are you also working now? Tinatanong ko po yung lalaki. Ata, obed. Ani obedet, anak nu obdim. Nakon? Now, punta po tayo mga langga sa future tense, panghinaharap or gagawin pa lang. Okay? Pagka singular, first person mga langga, ako yun sa sarili ko. Okay? If I want to say, I will work. In Hebrew, I say, e-evod. E-evod. Or ani e-evod. Pero, mga langga, sa mga Israel, pakinggan nyo lang po, ha? Bihira ko pong marinig ang e-evod. Kadalasan, naririnig ko po ay a-avod. Instead of e-evod, they say a-avod. I will work. So ako, yun po talaga ang ginagamit ko. A-avod. I will work. Ani, a-avod. Gaya po ng sabi ko, hindi po ako nakapag-aral talaga ng Hebrew or sa ulpan, yung school of Hebrew nila. Kung kaya hindi ko po alam ang explanation. Sumunod na lang po tayo sa nakakarami. And if I want to say, we will work, magtrabaho tayo, plural, first person, we say, na-avod. Bolangga, langga, di na kayo, magtrabaho na tayo. Bong, na-avod, var, magtrabaho na tayo. Beseda? Mamaya na yung vlog, bong, na-avod. Babae man yan, mga langga, or lalaki. Isang tao man po ang inaaya ninyo, or more than one. Yan ay na-avod. Now, ang future tense, second person naman, mga langga, ay ikaw. Ikaw na kausap ko mismo. Nakon, naaral natin yan, mga langga. Kapag sinabihan po kayo ni lola or ni lolo na
Magtrabaho ka na. TikTok-TikTok ka dyan. Magtrabaho ka. Taabod kapag sa masculine. Kapag ikaw na lalaki ka, sasabihan ka ng alaga mo na magtrabaho ka na, they will say taabod. Pero pagka ikaw po ay babae, they will tell you taabdiva. Magtrabaho ka na. So, taavod kapag ka masculine and taavdi pagka feminine. Palangga, taavdikvar. Maspi. Palangga, magtrabaho ka na. Tama na ka lesson-lesson. Marami magagalit sa akin, Ima, pagka tumigil ako ng lesson-lesson. Nakon, mga langga. Kapag plural, masculine, mga langga, all male or mixed gender, sasabihan niya kayo ng taavdu. Taavdukvar, magtrabaho na kayo. And now, mga langga, punta naman tayo sa third person, masculine. Lalaki po muna ang pag-uusapan natin, okay? Kapag sasabihin po natin na magtatrabaho siya o magtatrabaho na siya, lalaki po ang tinutukoy ko. In Hebrew, we say, hu ya'avod kvar. Hu ya'avod kvar. Saba, ya'avod kvar. Magtatrabaho na si Saba. Mario, ya'avod kvar. Ronald, ya'avod kvar. Randy, ya'avod kvar. And pagka feminine po ang third person natin, yung pinag-uusapan po natin, yan naman ay ta'avod. Ta'avod. Sabta, ta'avod. Palangga, ta'avod. He, ta'avod kvar. Magtatrabaho na siya. So pag lalaki, future tense, magtatrabaho na siya. Hu ya'avod kvar. Pagka babae, he ta'avod kvar. Sadar mga langga. Ani, a'avod. I will work. Ata, ta'avod. You will work. At ta'avdi. You will work. He, ta'avod. She will work. Hu, ya'avod. He will work. Ang lahat ng itong mga langga ay future tense. And now, mga langga, punta tayo sa past tense. Ang nakaraan. Okay? I worked. Worked with D. E-D. I worked avadeti. Avadeti. But, if you pronounce it, mga langga, you really don't say avadeti. Instead, you say avadti. Avadti. Avadti kashe. I worked hard. Avadti is singular first person and ang plural ng first person ay avadnu. Avadnu. We worked. Nagtrabaho kami. Said that? Avadti. I worked. Avadnu. We worked. Sa second person naman mga langga or ikaw, nakausap ko ay pagka sa masculine, we say avadita. You worked. But again, you don't say avadita. We say avadta. Avadta hayom. Did you work today? Nagtrabaho ka ba ngayon? Sa feminine or kapag babae po ang kausap natin, we say avadet. Avadet hayom. Did you work today? Or you worked today? Nagtrabaho ka ba ngayon? Avadet. Avadet kashe ima. Nagtrabaho ka ba ng mahirap ima? Palangga, avadet kashe. Palangga, nagtrabaho ka ba ng mabigat or mahirap? Sa lalaki, avadita or avadta. Kakalitun, mga langga, no? Avadita na nga, tapos naging avadta pa. Dagdag lito, nako. So, sa lalaki, avadta. Sa babae ay avadet, avadet. Yung avadet, mga langga, magiging avad pa yan minsan. Kapag plural masculine, ang kausap po natin, or mixed gender, or puro lalaki, yan naman ay avaditem, avaditem. But again, we just say avadtem, avadtem. Nagtrabaho ba kayo? At kapag ka puro babae, plural feminine, yan ay avaditen, or avadten. I worked, avadti. Feminine man po or masculine. First person. Sa second person, pagka masculine, avadta. You worked. And pagka feminine, avadet.
avoided. You worked. He avda. She worked. Third person, feminine, and who avad. He worked. Third person, masculine. Ang lahat po na ito ay past tense. At ngayon, mga langga, ang imperative naman ang aaralin natin. Ang imperative ay yung parang nagko-command talaga or nagsasabi talaga na magtrabaho ka. Okay? So, kapag ang kausap po natin ay lalaki, of course, di ba, we say taabod. Taabod. Taabod, tutu, abod. Ang abod ay ang imperative para sa lalaki. Abod, abod. Yala, magtrabaho ka. Pagka sa babae naman, mga langga, ay taabdi. Nakon, pagka sinasabihan kita na magtrabaho ka na babae ka, taabdi. Ibdi. Ibdi, yala. Ibdi, ibdi, ibdi kasi. Magtrabaho ka pa. Abod, pagka sa lalaki, ibdi. Pagka sa babae. At pagka plural, kayo, nakausap ko. Ibdu, yala, ibdu. So, this is it for now. Again, mga langga, I hope na may natunan kayo at nag-enjoy din po kayo sa panood ng video natin na to. And again, mga langga, if you find my video helpful at nagustuhan po ninyo, please don't forget to click the like button. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel and click the bell button po para updated naman po kaagad kayo sa susunod nating mga videos. Tudarabali, Traut Venishikot!